Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ating natanggap. At sa misa pong ito, ialay natin ang ating mga personal na kahilingan, kasama na rin ang mga kahilingan ng mga taong humingi sa atin ng panalangin. At isama rin natin sa misang ito ang mga taong may sakit. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong, ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na rin kautusan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos, at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo at kayo'y kay Kristo at si Kristo namay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang buong daigdig lahat ng naroon,
May-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at siya'y sandigan, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sino ang papayagang pumasok sa templo? Sino ang tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa mga pangako na binibitiwan. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumapit sa Diyos, silang lumapit sa Diyos ni Jacob. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Magsitayo po lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at sinabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang giilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat.
Sa tuwing binabasa ko po itong ebanghelyo na ito at pinagninilayan, naalala ko nung ako'y isang seminarista pa lamang na nadi-discourage. No? Nadi-discourage po ako kung ako ba talaga ay para sa relihiyosong buhay o pagpapari. Nung ako po ay nadi-discourage, ako po ay pinadala sa aming misyon, malayong lugar ho. At sinabi ko sa isang pari namin na ako ay nadi-discourage, na para bagang gusto ko nang lumabas. Sabi niya sa akin, "Oh sige, sumama ka sa akin sa ospital." Sumama ako sa kanya sa ospital dahil siya ay may sick call. Merong tawag na para sa anointing of the sick, no, for last rite. Nang nandoon na kami, nandoon din yung doktor. At isa sa mga nakapagbigay sa akin ng encouragement ay yung sinabi ng doktor sa amin, no, lalo na doon sa pare. Ang sabi niya, "Father, ako po yung assigned na doktor dito sa pasyente. Ginawa ko na po ang lahat ng magagawa ko. Ibibigay ko na po siya sa inyo. Kayo na po ang bahala sa kanya." Isang doktor na expert sa panggagamot. Isang doktor na expert sa panggagamot. Ibinigay niya ang buhay ng pasyente niya sa isang pari. Gayon na lamang ang pananampalataya ng doktor sa Diyos. Mga kapatid, minsan tayo rin ay nadi-discourage sa buhay. Meron tayong pananampalataya. Walang question diyan. Kaya nga tayo nandito dahil nandito tayo upang ipahayag ang ating pananampalataya sa Diyos. Pero minsan sa ating pagsunod sa Diyos, hindi natin nalalaman ang kanyang kalooban. Minsan, tayo ay nadi-discourage sa pagsunod sa Kanya. Minsan, akala natin na expert na tayo sa ating pananampalataya. Expert na tayo sa isang bagay. Ngunit minsan, tayo ay nasasawi. Minsan tayo nadi-discourage. Nakita natin o narinig natin ang ating ebanghelyo na si Simon, isang mangingisda, isang expert sa pangingisda, buong buhay niya siya ay mangingisda. Buong araw siya o buong gabi silang nangisda pero walang nahuli. At ito si Jesus, isang anak ng karpentero. Sasabihin sa mangingisda, "Simon, ihagis mo ang lambat. Siguro iisipin ni Simon Pedro, sino ba itong taong ito? Ako ay expert sa pangingisda, tapos tuturuan mo kong mangisda. Pero dahil sa pananampalataya ni Simon, inihagis niya ang kanyang lambat. At doon nga nakahuli siya ng maraming isda. Sa ating buhay, kailangan lang din natin sabihin sa Panginoon, "Panginoon, pagod na po ako. Nangisda kami magdamag. Ginawa na po namin ang lahat para sa inyo, para sa aming pamilya. Pagod na po kami. Pero sa ating pananampalataya, kailangan lang natin makilig sa Kanya at sundin ang Kanyang sinasabi. Huwag po tayong mag-give up. Huwag po tayong mag-give in sa temptation na ma-discourage sa ating buhay. Dahil ang Panginoong Diyos ang sasakay, ang magkukusang loob na sumakay sa bangka natin. Narinig nyo rin, si Jesus mismo ang sumakay sa bangka ng mga mangingisda. Ang Panginoong Jesus ang nagkukusang loob upang pasukin ang ating buhay. Siya rin ang magsasabi sa atin na handa ba kayong itapon ang lambat ng inyong pananampalataya. Minsan kasi, hindi natin nauunawaan kung ano ang sinasabi ng Panginoon.
hindi natin minsan maunawaan kung ano ang nais ituro sa atin ng Panginoon upang mapalakas ang ating pananampalataya. Nung ako po ay nakaupo lang dito sa may likuran kanina, nakita ko no, ang isang nanay na may bitbit na baby. Tinuruan niya. Pagkatapos niyang mag-sign of the cross, pinag-sign of the cross niya, no, gamit yung kanyang kamay, yung baby niyang dala. Tingin niyo ba, mauunawaan ang baby ang ginawa ng kanyang nanay? Minsan, sa pamilya, Father, araw-araw ko nagsisimba, ngunit ang aking mga anak ay hindi man lang makapagsimba. Huwag po tayong ma-discourage, huwag tayong huminto sa pagsisimba at pagdarasal dahil balang araw, ang inyong mga anak, marirealize nila ang inyong pananampalataya, ang kabutihan na dulot ng inyong pagsamba sa Diyos. Balang araw, ang batang iyon lalaki ng may pananampalataya. Kaya magpatuloy tayong makinig sa Diyos sapagkat Siya na ang lumalapit sa ating bangka. Siya na ang lumalapit sa ating buhay. Kailangan lang natin ihagis ang lambat ng ating pananampalataya. Nang sa gayon, mas marami tayong mahikayat na tao upang sumamba sa ating Panginoong Hesukristo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Ay nagpupugay sa iyo kadalasan.
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamat ang kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin ang kaharian mo,
Hiniling naming kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na naririto sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin ay madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ang tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, narito po sa atin ngayon ang imahen ng Mahal na Birhen ng Loreto, ang ina at reyna ng Sampaloc, Maynila, at patrona laban sa mga sunog at sakuna. Mananatili siya dito hanggang September 7 pagkatapos ng misa pasasalamat sa ikapito ng umaga. Halina at makiisa sa mga gawain ng kanyang pagbisita upang mas lumalim ang ating pagmamahal kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang ina. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat, bahagi ng mga gawain ng pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio, tayo po ay magkakaroon ng pre-medical consultation dito sa pambansang Dambana sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association sa darating na September 15. Kami po ay nag-aanyaya sa mga nais magpakonsulta sa mga doktor ng pedia o bigay ni ENT, opta, dental at surgical. Ito po ay bukas sa kahit anong edad. Mangyari magtungo sa opisina ng pambansang Dambana upang magpalista hanggang September 10 lamang. Ikalima, ngayong Sabado, ikapito ng Setyembre ay unang Sabado ng buwan.
mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalabindalawa ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng panalalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo ng ating Santa Misa, bagaman tayo ay merong bagyo. Tayo ay iniimbitahan ng Panginoon na ipahayag ang ating pananampalataya dito sa dambana ng Padre Pio. Ipagpatuloy po nating isabuhay ang ating pananampalataya at sundin ang Diyos na hindi natin nakikita pero nararamdaman. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyari ang Diyos Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong taglay. Ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.